guys, pag-uusapan natin yung difference ng tigdas hangin at saka yung tigdas na ordinary or yung tigdas totoo, yung sinasabi ng iba. Kasi nga, isa ito sa pinakasikat na sakit tuwing summer. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedyo tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedyo Mom. So, isa-isahin natin yan kung paano natin siya i-differentiate. So, number one, yung cause. Yung tigdas hangin, ang cause po niyan is German measles or sa ibang tawag natin is rubella. Yung spell niya is double L. Yung namang ordinary na tigdas, rubiola po ang cause niyan. Pero silang virus. Okay? Pangalawa, yung lagnat naman niya. Sa tigdas hangin, yung tigdas hangin, ang tawag po dyan is 3-day fever. Kaya makikita nyo or mapapansin nyo, laging talong araw silang nilalagnat. Pagkatapos nun, kasabay nun, meron ng rashes. Sa tigdas ordinary naman, ang lagnat po nyan, umaabot ng mas matagal eh. Minsan 3 to 5 days yung lagnat. Tapos, ang tigdas hangin, low-grade fever lang, umabot lang ng 38 degrees Celsius, while ang ordinary tigdas, low to high grade. Pataas ng pataas yung kanyang grado. Ngayon, sa rashes naman. Syempre, pareho silang may rashes. Sa German measles or yung tigdas hangin, meron silang Forchheimer spot. Kapag nilalagnat si baby, tinitignan na namin yung mouth nyo. Yung tinitignan namin yung mouth nila. Kapag merong singaw, dun sa ngalangalan ni baby, yun po ang tinatawag namin Forchheimer spot. At baka, German measles po ang nilalagnat ni baby or yung tigdas hangin ha. Kapag naman, meron siyang singaw dito sa bandang cheeks po niya, dun sa may bagang, ang tawag po namin dun is coplex spot. So, after ng coplex spot, dun nalabas ang rashes. So, mahirap hanapin itong mga sinasabi kong viral enantem or yung mga singaw sa loob ng bunganga ni baby. Kasi, mauuna silang lalabas bago magka-rashes. So, kapag may nagpa-check up po sa akin na nilalagnat at wala pang rashes at wala akong makitang ibang dahilan kung bakit nilalagnat si baby, chine-check ko yung lalamunan. Kasi baka may mga singaw. At sign po yon na maya-maya lalabas ang rashes. So, next, so, yung viral exanthem. So, yung rashes na po ito sa balat. So, paano ko sila madi-differentiate? So, German measles, ang rashes, nag-i-start po yan sa head din, tapos pababa. Okay? Maculopapular lesions din. So, makita nyo sa picture, it's a macule and papule. Hindi ko na lang siya i-elaborate kasi very technical na po itong term na ito. Basta ganyan po yung itsura ng rashes ng German measles. While ang measles naman or yung ordinary measles, nag-i-start din sa head. Kaso, mapapansin po ninyo na yung rashes ng measles is nandito. Mag-i-start yan sa hairline or end or dito sa likod ng tenga. So, once na naglagnat yan, after ng lagnat, lumabas yung rashes dito, yun, tigdas talaga siya ng ordinary. And then, pababa din. So, madi-differentiate mo din yan habang bumababa po yung rashes ni baby tapos nawawala na yung lagnat niya. Yun ang totoong tigdas or yung ordinary na tigdas. Another difference about sa rashes is nagdi-descomate po yung rashes ng ordinary tigdas. So, makikita nyo para siyang nagbablock, magkakaroon ng peklat. While sa German measles or yung tigdas hangin, after ng rashes and then mawawala na siya bigla. Doon kasi sa tigdas talaga is nagkakaroon na siyang discommission. So, in layman's term, parang nagbablock lang siya. Nagkakaroon ng peklat. Next difference is yung kasamang symptoms. Sa 3-day measles, yun, fever, rashes, then pwede rin magkaroon ng ubo tsaka sipon. In addition, sa German measles, sigurado po na meron siyang kulani na malaki. So, yan din yung kinakapa-kapa ng mga doktor kung may kulani. At malaki po ha. While sa totoong tigdas, ang kasama ng mga symptoms is ubo, sipon din, kasama, syempre yung rashes at yung lagnat, and meron siyang conjunctivitis.
Okay, bago ito, magkarasya sa, mayroon siyang kasama conjunctivitis. Kaya ang palatandaan namin dyan is triple C. So, cough, coryza, and conjunctivitis. So, meron siyang ubo, meron siyang coryza or yung sipon, at meron siyang conjunctivitis, which is yung sore eyes. Next, yung treatment. Actually, dahil viral infection po ito, supportive treatment lang. Hindi po tayo nagbibigay ng antiviral. Unlike sa chickenpox, nagbibigay tayo ng acyclovir. Or sa herpes, nagbibigay tayo ng acyclovir. Dito sa measles, tsaka German measles, supportive treatment lang. So, kapag dilalagnat si baby, magbibigay lang tayo ng paracetamol. Kapag nade-dehydrate or di siya makatolerate ng oral fluids, dun natin sila ina-admit at nagsaswero. Vitamin A din, dahil according to study, ang mga merong measles ay mababa sa vitamin A. Kaya, binibigyan natin or nagsusupply tayo ng vitamin A. And kapag may complication ng upper respiratory tract infection or pneumonia, nagbibigay din tayo ng antibiotics. So, next question. Doc, ano yung pinakadelikado? So, alam naman siguro natin lahat na mas delikado ang tigdas. So, mas mild po ang German measles or yung tigdas hangin. Bakit ko sinabing mild? Sa mga bata, kapag nagkaroon niya ng tigdas hangin, nawawala agad, di ba? Hintayin mo lang mawala yung mga rashes tsaka yung lagnat. Ang tigdas totoo naman is problem lang sa totoong tigdas yung complication niya. Ang most common complication ng measles is yung otitis media or yung infection sa tenga. Ang seryosong complication ng tigdas is yung pneumonia, which is very deadly. So, mataas ang kaso ng mortality o yung mga namamatay dahil sa pulmonya na kinomplikado ng measles. Or baligtad, yung measles na kinomplikado ng pulmonya. Or basta't may measles pneumonia. Delikado po yon. Kailan nagiging delikado ang German measles? Or kailan nagiging delikado ang tigdas hangin? Kapag nahawa po ang mga buntis. Bakit? Kasi delikado po sa baby sa loob ng sinapupunan ni mommy, lalo na pag nasa first to second trimester. Kasi dito, nabubuo pa lang yung mga organs ni baby. Once po na magkaroon ng measles or German measles si mommy, may papasa niya yun kay baby at magkakaroon ng problem sa organogenesis. Kaya yung mga merong congenital rubella syndrome, yan po ang significance ng German measles. Dahil, yan po ang significance ng German measles sa buntis. So, kaya yung mga buntis, kailangan naka-face mask po yan. Lalo na sa mga nag-duty sa hospital, kailangan naka-face mask po yan. Or bawal talaga silang mag-handle ng mga may viral infection or yung mga may rashes. Kasi, nakakahawa po ang measles sa mga may buntis. So, ano nga ba itong congenital rubella syndrome? Ang mga symptoms po nito ay delikado din dahil marami. Pwede po magkaroon ng butas sa puso ni baby or yung mga congenital heart disease. Pwede pong mabulag si baby. Pwedeng magkaroon ng intellectual disability si baby. Yun po ang serious complication ng German measles sa isang fetus. Sana naliwanagan po kayo sa pagkakaiba ng tigdas hangin at totoong tigdas. Kung nakatulong po sa inyo to, please like the video, share the video, and sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe to our channel again, Dr. Pejamom. Thank you!